Matapos ang 2 linggo at 2 cooking challenge, kasalukuyang tabla ang laban. 1 point para kay Mariz sa kanyang nakakagising na gising-gising. At 1 point din para sa akin with my juicy shrimp with alige. Ngayong gabi, magkakaalaman na! Sino kaya sa amin ni Mariz ang tatanghaling kauna-unahang Pinas Sarap Kusina Battle Champion? Ito na ang final challenge for round 3 ng ating first ever Pinas Sarap Kusina Battle. At ang challenge namin para sa inyo ay magluto ng sarili niyong version ng adobo. O, diba? Sabi nga nila, ang bawat probinsya daw dito sa Pilipinas ay may kanya-kanyang luto ng adobo. At syempre, iba't ibang household may mga special recipes din. So, let the cooking battle begin! Confident ako sa adobo kasi lagi ko itong niluluto. Pero, ang problema ko ay hindi lahat ng tao na-appreciate yung adobo namin sa Pampanga. Kasi ang adobo namin sa Pampanga ay masuka. Alam ko maraming Pilipino ang gusto ng adobo na matoyo. Adobo with suka and patis lang talaga ako magluto. Hindi ako masyado kasing mahilig sa maasim-asim. Although, of course, mahilig naman ako sa sinigang. Pero sa adobo, ayoko yung masyadong na-overpower ng suka yung toyo. Pero yung panlasa ko, parang mas gusto ko yung manamis-namis. Kaya naisip ko na ang ilalaban kong recipe, yung may pinya. Grabe, dahil round 3 na, parang yung mga contenders natin, sanay na sa kusina dito. Mariz, ano sa tingin mo mapapanalo sa adobo mo? Yung ingredient na pinya. Yun yung preference gusto mo, medyo matamis. Kasi yung mahilig ako sa manamis-namis na food eh. Mm. Yung ibang tao, actually, hindi siya gusto. Ayaw nila nang may prutas sa ulam. Our Pinas Sarap host? Yes. Ano naman ang special sa adobo mo? Wala siyang toyo. Walang toyo. Uh-oh. Kahit may toyo dito, hindi natin siya gagalawin. Hindi siya gagamitin. Okay. Ganito magluto ng adobo yung mga Kapampangan. Mm-hmm. Adobong puti ang tawag dito. Naniniwala yung mga Kapampangan na yung sinaunang adobo daw ay suka lang talaga at asin. So, hindi gumagamit ng toyo kasi yung toyo ay dinala na sa atin ng mga Chinese. So, may pagka-traditional pala ang ginagawa. Oo, pero yun nga lang, pag nagluluto ako ng adobong puti, laging yung mga tao sinasabi, hindi naman yan adobo paksiw yan. Yung atay. Stress! Oh my God, deadly! Tanggalin ko lang to ha, kasi papait na siya. Pag marami masyadong, papait na siya. Marinate ko lang siya para nadagdag na lasa. Habang ginagawa ko yung iba. Kamali ako. Kamali ako, dapat hindi ko nilagyan ng bawang. Kasi nasunog yung bawang, sana hindi siya naging mapait. Abangan yan mamaya.